vlog, guys, gusto kong i-share sa inyo itong product na na-order ko lang sa TikTok. And napaka-trending nito and ang daming mga positive review, which is nainganyo ako or nabudol akong bilhin. So ito, guys, i-unbox ko siya sa inyo and super excited na akong gamitin. And as you can see, naka-makeup ako kasi ito, guys, ay makeup setting spray. So itatry natin siya ngayon at ibibigay ko yung aking honest review sa product na ito. So excited na ba kayo, guys? Ito, guys, i-unbox na natin siya. Ito ay na-order ko lang sa TikTok. Siyempre, doon lang ako nag-order kasi mura lang yung kanilang shipping fee. And talagang more on mga makeup product yung aking binibili sa TikTok dahil napakaraming shop na legit doon kaysa doon sa Orange app. So ito, guys, in-open ko na siya and naka-bubble wrap siya, guys. Napaka-safe talaga ng pagkaka- package sa kanya. So, eto, guys, yung order ko, yung ZZ Lasting Makeup Setting Spray. Ayan, ang ganda ng packaging niya, napaka elegant. Parang ano, yung packaging niya is nagbi-bling-bling kapag natatapat sa sunlight. Nakikita nyo ba, guys? Ang ganda. And talagang naka-sealed siya, guys, ng plastic. Ayan, naka-sealed pa po siya. And i-open na natin siya para makita natin yung product sa loob. So, ang ganda ng packaging niya. Napaka-elegant. Yan. So, i-open na natin itong ZZ Lasting Makeup Setting Spray. Ito, guys, yung kiniklaim niya is good for oil control and no hulas makeup. So, talagang abet na bet ko siya. Alam niyo ba, guys, na hindi talaga ako mahilig mag-use ng setting spray after makeup. Ewan ko, siguro hindi lang ako sanay. Pero, nung nakita ko to, at nabasa ko yung mga, naparad ko yung mga review, talagang nainganyo ako mag-try na bumili ng isang setting spray. Hindi talaga ako gumagamit. Nakita nyo naman na sa mga makeup ko, sa mga get ready with me ko, hindi talaga ako nag-a-apply ng setting spray. But now, eto na nga yung ZZ Lasting Makeup Setting Spray na in-order ko at itatry natin siya. So, ayan. Ta-dan! So, ang cute. Ang ganda ng packaging. And napaka-simple but elegant. So, ito yung ZZ Lasting Makeup Setting Spray. And guys, take note ha. Meron silang ZZ Lasting Makeup Setting Spray in a black cup. So, meron silang black and pink cup. The difference of two is a little lang naman sa kanilang ingredients. But same yung ano nila, yung nagagawa nila. Nakakapag-last sila ng makeup. So, ito yung in-order ko. Yung pink, syempre, dahil favorite color ko yung pink. And I think mas good to sa akin. Especially ako ay oily skin type. Kasi talagang napaka-oily talaga ng face ko after mga couple of hours ng ano, yung makeup ko talagang hulas na siya. Lalo-lalo na sa mga maiinit talaga. So, ito nga. Ganito yung packaging niya. Sa likod, meron siyang Japanese and Chinese letters at hindi ko siya mababasa. Pero meron dito nakalagay na made in China. So, made in China to and ito ay 50 ml lang, guys. Yan. Ito ay ang ZZ Lasting Makeup Setting Spray. So, ito, guys, yung kanyang formula. After mong hindi gamitin ng mga ilang oras, nagdi-divide siya sa 2. So, kailangan, bago mo siya gamitin, isi-shake mo muna siya ng mabuti. Shake well before use. Para yung ingredient is ma-mix siya ng well. Then, saka mo siya i-apply sa iyong face. So, itong ZZ na pink cup, ang difference niya sa black, yung black, hindi siya naghihiwalay yung kanyang product sa loob. Pero itong pink, guys, ay naghihiwalay. And kailangan mo talaga siyang i-mix well or i-shake well bago mo siya gamitin. Kaya i-shake well muna natin siya, guys, bago natin siya i-spray sa ating makeup. As you can see, naka-makeup na ako, guys. And naka-DIY eyelashes din pala ako. At ang gamit ko ay ang Eliza DIY eyelashes. Kasi siya, guys, ay reusable. Itong ginamit ko is yung ginamit ko pa sa aking last video. So, ayan. Na-mix na natin or na-shake na natin siya. Then, saka na natin siya i-spray sa ating face. So, ayan. Itaas muna natin yung ating bangs. Then, i-spray natin siya.
guys, na ang bango ng kanyang scent. Talagang parang may pagka-milk na may pagka-flower yung kanyang scent. And kapag na-spray mo siya sa inyong face, napaka-light lang niya sa feeling. Talaga, promise. At tama nga yung kiniklaim niya na mabango siya. Mabango siya, guys. Hindi siya maamoy laway or anything. Sobrang bango niya sa face and sobrang light lang. Then, ayan, wait lang natin siyang mag-set. Siguro gagamit ako ng fan para mas mabilis. Wait lang natin siya ng mga 2-3 minutes. Pag nag-set na siya, talagang makikita nyo na meron na siyang dewy finish. Nakikita nyo ba? Ayan. And sabi nga, no hulas makeup. So today, tayo ay mag-grocery dahil bibili tayo ng mga pambaon sa school ni Johan. Mga hot dog, ganyan, tocino, chicken fillet, ganyan. So, later, after ng mga pag-uwi namin, ibibigay ko yung aking honest review at itatry natin, iti-check natin kung talaga bang may all control siya and talagang hindi maghuhulas yung ating makeup sa buong maghapon. Dahil, syempre, gabi na kami makakauwi, kaya yan. But, sabi nga nila, is na ang ganda talaga ng oil control nito. So, meron ako dito. Itatry natin sa ating skin. So, ayan. So, maglalagay tayo dyan. And, dito. Siguro dito. Layuan natin. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang, effect. Yan. So, yan. Ito, lalagyan natin to ng setting spray. Ito naman ay hindi. So, i-mix natin muna siya. Then, lagyan natin to ng setting spray. Yan. Then, wait lang natin siyang mag-set. Yan. Pahanginan na natin. Check natin if hindi talaga maghuhulas yung eyeshadow na nilagay ko sa aking kamay. So, yan. Wait lang natin siya, guys. Naparami yata yung lagay ko. Ang dami yung nalagay ko, guys. So, medyo matagal itong bago matuyo. Ayan. So, ayan. So, itong eyeshadow na to, i-blend natin. Tingnan natin kung matatanggal siya agad. So, ayan, guys. Nakita nyo naman, yung walang setting spray is nahulas agad siya or nabura agad siya. Ay, ito yung walang setting spray. And ito yung may setting spray na medyo basa. Patuyuin na lang natin. Dampian natin ng tissue. Yan. So, ayan. Ito yung may setting spray. And medyo tuyo na siya. Tingnan natin kung hindi may uhulas. So, nahulas pa rin siya, guys. Pero hindi ganun ka bura. So, meron pa rin siyang natira. Maganda pa rin yung kanyang oil control, pero hindi yung talaga sinasabi na Ewan ko lang ha, sa face natin, tingnan natin mamaya. Pero ayan, as you can see, meron pa rin natira, pero dito, as in totally, wala na talaga. So, ito yung mayroong setting spray at ito yung wala. But sa face natin, titingnan natin siya later, pag uwi ko, if mahuhulas ba yung ating makeup. At ibibigay ko yung aking honest review sa paggamit nitong ZZ Lasting Makeup Setting Spray. So, na-order ko lamang sa TikTok ng $349. And for me, is affordable na siya compared sa ibang setting spray. At ito ay 50 ml na, guys. Sobrang sulit na nito. Sobrang tagal nyo na itong magagamit. At titry natin if talagang worth it ba siya and talagang hindi talaga siya nakakahulas ng makeup. So, abangan nyo yung aking review mamaya kapag uwi ko. So, update ko na lang kayo. And now, it's already 1 p.m. Then, siguro mga 5 to 6 hours, saka natin siya i-test kung talagang nahulas ba yung ating makeup or nagstay ba siya sa ating face. So, yun lang, guys. See you later. Mag-grocery muna kami para bumili ng mga babaunin sa school ni Johan. Dahil tomorrow, start na po ng klase. Siyempre, yung mga mother na katulad ko ay talagang sobrang busy na sa pagpuprepare ng mga baon ng kanilang mga chikiting. So, yan. Alam ko, relate na relate yung mga mother dyan. So, yun lang, guys. See you later sa aking final results.
Andito na nga pala kami guys sa Starbucks dahil nasabi ni Johan na gusto niyang ma-experience yung Starbucks. First time niya nga pala ngayon dito. At in-orderan ko siya ng frappuccino dark mocha and sa akin naman ay strawberry and cream. Nag-order nga rin pala ako ng blueberry cheesecake guys. After namin sa Starbucks, dumiretso kami sa supermarket para bumili ng mga essentials at mga ulam na pambaon ni Johan sa school. Siyempre, siya na din yung pinakuha ko ng mga kailangan niya dahil para matuto siya na habang bata siya is matuto siya kung paano mag-grocery. Pinakuha ko nga din pala siya ng spaghetti sauce kasi plan ko na gumawa ng spaghetti at lutuin para sa mga friends niya. After noon, pinakuha ko na siya ng mga babaunin niya sa school kasi gusto niya magbaon ng kanin sa school. So pinapili ko siya kung ano yung gusto niya at napili niya nga ay ang tocino. Mahilig si Johan sa matamis at fried na ulam. So ayan, kumuha siya ng dalawang tocino. Pinakuha ko rin siya ng longganisa. After naman niyan is pumunta kami sa hotdog section. So pumunta siya sa tender juicy. Gusto niya yung classic lang. Ayaw niya ng may cheese. So kumuha siya noon. Alam niyo ba na favorite niya yan? Kasi madali lang daw lutuin at masarap sa panlasa niya. Then after naman niyan, maghahanap na kami ng kakainan namin for dinner. So ang naisip namin ay pumunta sa Kenny Rogers. Kasi na-miss ko yung roasted chicken nila. So ito na nga, waiting na lang kami ng aming order. Pero ayan, naglolokolokohan kami ni Johan. Ito nga pala guys yung aming in-order. Nag-order ako ng roasted chicken with macaroni side and ang kay Johan naman ay burger steak with two side na steamed vegetable and mashed potato. Yung drinks nga pala namin ay Coke Zero and iced tea. So hi guys! Andito na ako ngayon sa bahay. Kauwi lang namin. Pero before ko ibigay ang aking honest review sa ating ZZ Makeup Setting Spray, mag-unbox muna ako ng nabili ko sa Celine. So, ito guys ay nabili ko sa Celine. Siyempre, bumili na naman ako ng another sandals. Pero itong sandals na to guys ay pang, alang, everyday use lang. Pambahay lang siya guys, yung pamalengke, ganyan. Kasi wala akong nadalang chinelas guys, naiwan ko sa Taiwan. So, eto, bumili ako sa Celine. And i-unbox ko siya sa inyo. So, yan, excited na din ako. At ito guys ay napaka ganda. Pero ewan ko lang ha, kasi ito lang kasi yung available color na merong size ko. So, size 36 ako guys. And ito na guys yung pinakamaliit na size sa Celine. Ito, yan. Ito yung nabili ko guys. Itong sandals na to. Ang cute, diba? Ang color niya ay brown. Yung isa, yung beige is wala nang size 36. Kaya no choice ako. Ito na lang yung binili ko. Pero okay naman, is maganda naman siya sa akin. Nakakaputi rin siya ng paa. At ito guys ay nabili ko lamang sa halagang 999. So almost 1,000 na siya. So ayan guys. And syempre bumili rin tayo ng mga pambaon ni Johan sa school. Nag-grocery na rin kami, kumain na rin kami. And nag-picture din pala kami guys. Napawot nga na ng picture natin, papakita ko sa kanila. Nag-picture din kami sa Tronics. So ayun, para pag bumalik ako sa Taiwan, meron siyang makikita na yan. Ito yung picture namin kanina. Pina-picture ko lang to sa Tronics. Worth 250 lang to guys. With frame na siya. Size A5. Ayan. Yun guys. Then, ibibigay ko ng aking final review sa ZZ Makeup Setting Spray. Ayan guys, yung face ko, pak na pak pa rin. Gustong-gusto ko pa rin yung face ko or yung makeup ko talaga. Hindi talaga siya nahulas after 8 hours. Kasi, di ba, nag-vlog ako kanina ng 1 PM. Now is almost 9 na. Then, hindi talaga ako nag-retouch, guys, sa mall, ha. Hindi ako nag-retouch. Nag-lip tint lang ako after namin mag-dinner. Pero, as in, wala talaga akong in-apply na other products sa aking face. Hinayaan ko lang siya. Hindi naman ako masyadong oily, napansin ko sa aking mukha, hindi ako sobrang oily like before na wala akong ini-spray na setting spray sa aking face after makeup. Kaya nagustuhan ko talaga yung aking makeup today. Wala talagang nagbago, as in buong-buo pa rin siya. And ayan nga, ipapat-pat lang natin, titingnan natin kung may makikita tayong foundation. Kasi nag-foundation ako kanina gamit ang Maybelline. So ayan guys. Ayan. Wala. Hindi siya na-transfer sa tissue. Natanggal lang yung oil niya. Pero super konti lang. Super minimal lang ng oil sa face ko. But still, mukha pa rin siyang fresh. And parang, alam mo yun, ka-apply mo lang ng makeup. So, ayan guys, yung aking final review.
So, gustong-gusto ko talaga yung ZZ Makeup Setting Spray. Gagamitin ko siya every time na mag-makeup ako. At talagang nakaka-help siya na mag-long last yung ating makeup sa ating face. So, may oil control talaga siya at nakakapag-long last siya ng makeup sa ating face. Ayan. And nagustuhan ko rin sa kanya is nabawasan talaga yung oils sa aking face talaga. Hindi ako nag-oily ng sobra, promise. Kaya itry nyo na, 349 ko lang siya na order sa TikTok. And meron silang sariling nilang TikTok shop sa TikTok, guys. So, ayun, ilalagay ko na lang yung kanilang link sa description box. If ever na interested kayo, pwede nyo i-click para direct na kayo sa kanilang website. So, yun lang, guys. And please, if hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated. And thank you so much sa mga nagsusupport at nanonood ng aking vlog every time na nag-upload ako. Thank you so much po. And yun lang, guys. See you sa aking next vlog. Marami pa akong makeup review and lifestyle vlog. So, yun lang, guys. Thank you for watching.